Ang krimen na ito ay nagpalungkot at nagpagulat sa dalawang bansang Japan at England dahil ang biktima ay isang babaeng Briton. Si Tatsuya Ichihashi ang salarin at ito ay naging most wanted sa Japan sa loob ng mahigit 2 taon. Ang kanyang biktima ay si Lindsay Hawker na ipinanganak noong December 30, 1984 sa Coventry, England. Si Lindsay ay isang English teacher sa Tokyo at si Tatsuya ay estudyante niya sa English. Papaano nangyari na mahigit 2 taon ang nakalipas bago na aresto si Tatsuya Ichihashi? Ano ang mga ginawa niya para matakasan ang mga pulis? Ang kasong ito ay malawak na tinalakay ng Japanese at British media dahil sa pagkabigo ng mga Japanese pulis sa pag-aresto ng salarin gayong napakarami nila nung pumunta sa apartment ni Tatsuya. Nagawa pa rin itong umeska po. Napahiya ang mga Japanese pulis sa British media sa kanilang pagkabigo sa pag-aresto sa salarin sa apartment nito. Ano ba talaga ang nangyari at namatay si Lindsay Hawker sa Japan? 6 na buwan pa lang si Lindsay sa Japan noong March 2007 nang lapitan siya ni Tatsuya Ichihashi sa Chiba Station kung saan nag-park si Lindsay ng bisikleta niya. Kinukuha niya ang lock ng kanyang bisikleta nang may isang lalaking lumapit sa kanya sa likuran niya. Mingon siya at si Tatsuya ay nakangising sinabihan siya, "You are my English teacher." Nalito si Lindsay dahil sigurado siyang hindi niya estudyante si Tatsuya. Nagtuturo siya ng English sa isang English conversation school na tinatawag na Nova at hindi niya kilala si Tatsuya na isang estudyante roon. Tinedma lang niya si Tatsuya at sumakay na siya sa kanyang bisikleta pauwi sa tinitirhan niya. Ngunit hindi pa rin huminto si Tatsuya, sinundan pa rin si Lindsay. Nagjog siya, tumakbo siya upang ipagpatuloy nakausapin si Lindsay. Hindi na nakawala si Lindsay sa lalaki na nagpupumilit makipag-usap sa kanya. Hanggang dumating siya sa kanyang tinitirhang apartment, nakasunod pa rin si Tatsuya sa kanya. Si Tatsuya ay may proposal kay Lindsay. Gusto niyang i-improve ang English niya. Sinabi niya kay Lindsay na gusto niyang mag-aral ng English at tinanong niya si Lindsay kung pwede bang turuan siya ito sa isang cafe. Kung pwede daw doon sila mag-aral sa cafe, babayaran daw niya si Lindsay sa English lessons. Simula ay inayawan niya ang offer ni Tatsuya kasi busy na siya sa work niya sa Nova at gusto na lang niyang mag-relax sa day off niya. Hindi naman nagpumilit si Tatsuya nung sinabi ni Lindsay na hindi siya pwede. Kahit na hindi pumayag si Lindsay sa proposal ni Tatsuya, humingi pa rin siya ng pabor sa dalaga. Nauuhaw daw siya kasi hinabol niya si Lindsay at napagod siya. Pwede ba daw siyang pumasok sa tinutuluyang bahay ni Lindsay upang uminom ng tubig? Kampante naman si Lindsay pasukin si Tatsuya kasi meron siyang 2 mga kasama sa bahay. Gusto ring ipaalam ni Lindsay kay Tatsuya na hindi siya nag-iisa sa tinitirhan niya kaya pinapasok niya ito. Pinapasok ni Lindsay si Tatsuya sa loob ng apartment para makainom ito ng tubig. Dito na inulit ni Tatsuya ang kanyang offer kay Lindsay. Babayaran niya ng 3,500 yen o 1,400 pesos kada oras si Lindsay para sa English lessons. Strictly business lang daw ang relasyon nila. Hindi na nakatanggi si Lindsay sa offer ni Tatsuya at tumayag siya na maging English teacher nito. Extra cash din ang kikitain niya sa English tutorial at mukhang easy money naman ito. Nagpasalamat si Tatsuya at bago siya umalis sa apartment ni Lindsay, binigyan niya ang dalaga ng sketch ng pagmumukha ni Lindsay sa isang papel na merong nakasulat na pangalan ni Tatsuya at telephone number niya. Si Tatsuya Ichihashi ay 28 taong gulang at nagmula sa Ichikawa na parte rin ng Chiba Prefecture. Ipinanganak siya sa Gifu Prefecture noong January 5, 1979. Sa Gifu, siya lumaki pero lumipat din ng tirahan ang kanyang pamilya sa Chiba. Ang ama niya ay isang doktor sa isang hospital sa Chiba at ang kanyang ina naman ay isang dentista. Nung bata pa lamang si Tatsuya, hinagad niyang maging doktor katulad ng kanyang ama. Pero hindi siya nagtagumpay na makapasok sa paaralan na maging doktor. Bumagsak siya sa mga exams na kinakailangan niyang ipasa para mag-aral ng medicine. Nagtapos na lang siya ng horticulture sa Chiba University noong 2005. Kahit na nakagraduate siya sa degree ng horticulture, hindi naghanap ng trabaho si Tatsuya. Nabubuhay siya sa allowance ng kanyang mga magulang ng 100,000 yen kada buwan o 40,000 pesos. Wala namang criminal record si Tatsuya, pero merong isang insidente na inakusahan si Tatsuya ng pagnanakaw
at panggugulpi ng isang babae. Ngunit ang ama niya ay nakipag-areglo sa babae at nagbayad ng 1 million yen o 400,000 pesos. Hindi na nagsampa ng kaso ang babae. Si Tatsuya ay sinasabing loner at obsessed sa physical fitness. Palagi siyang nag-eersisyo sa gym sa kanyang lugar at madalas siyang nagbibisikleta 25 kilometers araw-araw. Hindi masyadong nakikipagsalimuha si Tatsuya sa ibang tao. Medyo may pagka-rebelde at walang intensyon na maghanap ng trabaho. Makakaya kaya niyang bayaran si Lindsay ng 3,500 yen or 1,400 pesos kada oras para sa English lessons niya. 100,000 yen ang sustento niya kada buwan o 40,000 pesos mula sa kanyang mga magulang. Nagpasalamat si Tatsuya sa pagtanggap ni Lindsay sa offer niya at umalis na ito sa kanyang apartment. Ang kauna-unahang lesson nila ay noong March 24, 2007, Sabado, sa isang coffee shop sa lugar nila. Kinontak ni Lindsay si Tatsuya at nag-schedule sila ng first session nila. Ang CCTV sa coffee shop ay merong capture ng kanilang time doon na nag-aaral sila ng English. Makikitang nag-uusap sila habang napila para sa kanilang in-order na inumin. Mukhang relax naman si Lindsay, pero makikitang umiiwas siya kung masyadong lumalapit si Tatsuya sa kanya. Umupo na ang dalawa at nag-usap ng mahigit isang oras. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, sinabi ni Tatsuya na nakalimutan niya ang kanyang pera sa kanyang apartment. Sinabi nito na walang problema kasi malapit lang ang tinitirhan niya. Wala pang isang kilometro mula sa coffee shop. Pwede naman daw sumama si Lindsay sa kanyang apartment upang kunin ang sweldo niya at pagkatapos ay umuwi na. Sumakay silang dalawa ng taxi. Hindi nagbisikleta si Lindsay noong time na iyon. Noong nakarating na sila sa apartment ni Tatsuya, hinahintay ni Lindsay ang taxi driver sa kanya sa labas. Ngunit lumipas na ang ilang minuto at hindi pa rin bumabalik si Lindsay, kaya ang taxi driver ay nagpasya nang umalis. Sa pag-aakala ng taxi driver, nag-iba lang ang plano ni Lindsay. Hindi naman nag-aalala ang taxi driver. Hindi na sumipot si Lindsay sa kanyang trabaho noong kahapunan ng araw na iyon. Hindi na rin siya nakauwi sa kanyang apartment. Ang kanyang mga kasamahan sa bahay ay nabahala nang malaman nilang hindi sumipot si Lindsay sa kanyang trabaho. Tumawag sila sa mga pulis at inireport nila ang pagkawala ni Lindsay noong gabing iyon. Ang Sabado ay naging Linggo at ang Linggo ay naging Lunes. Ang mga kaibigan at pamilya ni Lindsay sa United Kingdom ay nag-aalala na rin dahil sa hindi pag-contact sa kanila ng dalaga. Nung hindi pa rin sumipot si Lindsay sa trabaho nung naging Lunes na, nagpanik na ang lahat. Ang kanyang pinagtatrabaho ang eskwela ay kumontak na sa pamilya ni Lindsay sa United Kingdom. Pinag-alam nila, pulis, ang pagkawala ng dalaga. Ininterview ng mga pulis ang mga roommates ni Lindsay. Madali namang natukoy kung sino ang suspect dahil sa sketch na iniwan ni Lindsay sa kanya ni Tatsuya. At alam nila na may appointment si Lindsay kay Tatsuya sa isang coffee shop. At 5:40 PM, pumunta ang mga pulis sa bahay ni Tatsuya. Kumatok sila sa pintuan ng bahay ni Tatsuya. Walang nagbukas ng pinto. Ngunit pinapasok ng kapitbahay ni Tatsuya ang mga pulis upang makasilip sa balcony at sala sa apartment ni Tatsuya. Walang naka-on na ilaw sa loob, pero mukhang may tao naman. At nakita ng mga pulis ang isang detachable na bathtub sa balcony ni Tatsuya. Doon na nagduda ang mga pulis at tumawag ng dalawang pulis ng backup. Sa loob ng isang oras, 7 pulis kaagad ang dumating para backup. Pagkatapos pa ng 3 oras, 9 na pulis na naman ang dumating. Nakakahiya hindi pagkadakip ng mga pulis kay Tatsuya kahit na napakarami na nila sa labas ng apartment ni Tatsuya. Iri-raid na sana nila ang apartment nang biglang binuksan ni Tatsuya ang pinto ng kanyang apartment at tumakas mismo sa harapan ng mga pulis. Tinangkang dakpin ng mga pulis si Tatsuya pero mabilis itong nakalagpas sa mga pulis na nag-aabang sa labas ng kanyang apartment. Nakakahiya ito sa mga pulis. Wala man lang radio equipment ang mga pulis upang matuntun si Tatsuya na nakatakas palabas ng building na maraming mga hagdan. Nahirapan silang matuntun si Tatsuya na mabilis tumakbo palabas ng building. Hindi na nila nadakip si Tatsuya na nakawala na sa malaking siyudad ng Tokyo. Naglaho na lang siya na parang bula. Inibistigahan ng mga pulis ang loob ng apartment ni Tatsuya at doon na nila nadiskubre ang bangkay ni Lindsay Hawker na walang saplot. Nakalibing siya sa detachable bathtub ni Tatsuya na nakalagay sa balcony ng apartment. Ang bathtub ang pinuno ng nakahalong buhangin at lupa. Nakakatakot ang nakita ng mga pulis sa loob ng apartment ni Tatsuya. Natabunan ang bangkay ni Lindsay sa loob ng apartment. Ang kanyang kanang kamay lang ang nakalabas sa ibabaw ng bathtub.
Nakatali ang bangkay at ginamit na pangtali ang ties at scarves. May nakalagay na bagay sa loob ng bibig ni Lindsay para hindi ito makasigaw. Meron itong mga pasa sa ibabaw ng katawan at napag-alaman na binugbog ito ng grabe na siyang ikinamatay ng dalaga. Ang mga gamit ng dalaga ay nakakalat lang sa sahig at makikita rin ang mga buhangin sa lupa sa sahig. Ang bathtub na may buhangin at lupa ay ginamitan din ng decomposing agent para mapabilis ang pagiging lupa ng katawan ni Lindsay. Meron ding mga flower seeds sa ibabaw ng bathtub para magmukhang flower bed ito. Inasahan ni Tatsuya ang bangkay ni Lindsay ay magpataba sa mga bulaklak na nakatanim sa bathtub. Nakakagimbal din ang pag-shave ni Tatsuya ng mga buhok ni Lindsay at merong nadiskubre ng mga wig sa loob ng apartment. Inakala ng mga pulis na cross-dresser si Tatsuya. Mabilis na kumalat ang impormasyong ito sa publiko na nabalita tuloy na kaya siguro pinaslang si Lindsay ay para magawang wig ang kanyang buhok na magamit ni Tatsuya. Nagkalat ang mga posters na wanted man si Tatsuya sa buong Japan. Meron ding mga wanted posters si Tatsuya na nakawig. Subalit napakagaling ni Tatsuya na miskapo at walang nakareport sa kanyang kinaroroonan. Ang paglaho niya ay naging mahigit 2 taon. Feeling ng pamilya ni Lindsay na labis na nasaktan sa nangyari, naging tamad na ang mga kapulisan sa Japan sa paghanap sa killer. Hindi nila matanggap ang paglaho ni Tatsuya at kawalan ng hustisya ng pagkamatay ng kanilang minamahal na anak na dalaga. Sa tingin ng mga magulang ni Lindsay, napakawalang kakayahan ng mga pulis sa pagdakip ng salarin. Nagalit ang mga magulang ni Lindsay at pumunta sila sa Japan upang tumulong sa pagdakip sa suspect. Ang kahinaan ng mga pulis sa Japan sa paghuli kay Tatsuya. Paano nakatakas ito gayong siyam ng mga pulis ang pumunta sa apartment nito upang i-raid ang apartment niya? Ang media ay kinastigo ang mga pulis na hindi nakahuli kay Tatsuya. Bakit nakatakas ito? Bakit isang buwan ang nakaraan bago sila nag-interview ng mga witnesses? At mga wanted posters nila, alam ba ng mga pulis na ang litrato na ginamit nila ay 7 years old na? Ang mga pulis at ang pamilya ni Lindsay ay hindi nagkakaunawaan sa pamamaraan ng pulis sa paghanap sa suspect. Ang Japanese at British media ay tinalakay ang kasong ito. Napahiya ang Japan dito sa paglutas sa kaso na ito. Ningit sa kaalaman ng lahat, si Tatsuya ay malayang nagbibiyahe kung saan-saan sa buong Japan. Pumunta siya sa Aomori sa North Japan hanggang sa Okinawa na nasa South Japan. Malaya itong nakapunta kahit saan gusto niyang pumunta. Mula noong 2008 matapos niyang patayin si Lindsay hanggang 2009, tumira si Tatsuya sa Osaka. Malayo ang Osaka sa Tokyo, 250 miles o 400 kilometers ang layo nito mula Tokyo. Isang port city ang Osaka at napakalaking siyudad ito. Sa internet cafe tumira si Tatsuya at nagtrabaho ito sa construction work, sa construction company. Ipon ito ng pera para sa plastic surgery upang ibahin ang kanyang anyo. Ito ang ginamit niyang pamamaraan upang makapagtago sa mga pulis at upang hindi siya mahuli. Maraming beses na niyang iniba ang kanyang mukha. Noong una, siya mismo ang nag-alis ng kanyang mga nunal gamit ang gunting at pinutol din niya ang kanyang lower lip at itinahin niya gamit ang thread karayom sa loob ng kanyang ilong upang ibahin ang kanyang ilong. Noong naging summer na ng 2009, naging desperado na ang mga pulis. Tinaasan na nila ang reward money from 1 million yen, 400,000 pesos, hanggang 10 million yen, 4 million pesos. Nag-announce din ang mga pulis na maaaring si Tatsuya ay nagpa-plastic surgery para ibahin ang kanyang mukha. Dapat ang mga tao ay isipin ang pagkahawig ni Tatsuya sa makikita nilang posibleng suspect. Dito na umubra ang taktika ng mga pulis. Noong Oktubre 2009, pumunta sa Nagoya si Tatsuya sa isang plastic surgeon. Ang surgeon ay kumuha ng before and after pictures ni Tatsuya. Ang mga larawan na ito ay binigay niya sa mga pulis. Ang mga pulis naman ay nilagay ang mga ito sa wanted posters. Narattle na si Tatsuya. Nalaman niya na hindi na niya maitatago pa ang kanyang pagkatao. Isa sa mga kasamahan niya sa construction company ay nahulaan ang kanyang totoong pagkatao. Kailangan na niyang umalis sa Osaka upang magtago. Ang plano niya ay tumakas papuntang Okinawa na katulad sa ginawa niya noon ay magtatago sa maraming bunkers sa Okinawa. Maraming concrete bunkers doon. Sasakay na sana siya sa isang ferry boat sa Osaka Port noong November 10, 2009 upang tumungo sa Okinawa. Ngunit bago pa siya makasakay, ay nakilala siya ng isang nagtatrabaho sa port. Tinawagan kaagad ang mga otoridad at sinabing maaaring si Tatsuya Ichihashi ay naroroon sa Osaka Port. Hindi na nakasakay ng ferry boat si Tatsuya
at naaresto na kaagad siya ng mga pulis. Tapos na ang laro ni Tatsuya sa mga pulis. Kinasuhan siya ng pag-aabandonar ng bangkay, rape at pagpatay. Ilang buwan pa ang nakalipas bago nagsimula ang kanyang paglilitis. Noong July 4, 2011, nagsimula na ang paglilitis sa kanya sa korte. Isinalaysay ni Tatsuya na talagang inakit niya si Lindsay na pumunta sa apartment niya upang gahasain. Para hindi ito makasigaw ay sinakal niya ito. Madali lang ang paglitis sa kanya at nasentensyahan siya ng pagkabilanggo ng habang buhay. Ginustuman ng mga magulang ni Lindsay at ng karamihan na mahatulan siya ng kamatayan. Hindi ito nangyari dahil walang criminal records si Tatsuya bago niya nagawang patayin si Lindsay. 32 taong gulang pa lang ito at sa paningin ng batas, maaari pa itong magbago. Masakit na masakit ang nangyari para sa mga magulang ni Lindsay. Kailangan nila muling tingnan ang mga litrato ng bangkay ng kanilang anak ginamit sa paglilitis. Ito ang sinabi ng pamilya ni Lindsay pagkatapos ng paghatol kay Tatsuya. "We've waited a long time for today. We've waited 4.5 years for justice. Lindsay loved Japan and you have not let her down. Ichihashi, you have taken away a precious life, destroyed a whole existence, and stolen countless memories from us." Ang habang buhay na pagkabilanggo na siya ang hatol kay Tatsuya Ichihashi ay sinang-ayuna ng karamihan sa Japan. Si Tatsuya mismo ay tinanggap ng buong buo ang paghatol sa kanya. Bago sa paglilitis at bago paghatol ng panghabang buhay sa bilangguan, sumulat ng libro si Tatsuya tungkol sa kanyang buhay at ang pagpatay niya kay Lindsay Hawker. Isinulat din niya ang tungkol sa buhay niya noong 20 at kalahating taon na nagtatago siya at kung papaano siya nakapagtago at hindi nakikilala. Ang title ng libro ay Hanggang sa Pag-aresto sa Akin. Ang profits at royalties sa benta ng libro ay mapupunta sa pamilya ni Lindsay, ngunit tinanggihan ito ng pamilya ni Lindsay. Mahigit 100,000 ang nabenta sa librong ito sa buong mundo. Sa paningin ng magulang ni Lindsay, si Tatsuya ay isang walang puso na tao at minabuti nila huwag tanggapin ang offer nito sa royalties ng libro niya. Di na nila masisilayan kailan pa man ang kanilang anak na napakabait at napakaganda. Nagbagandang loob ito na tanggapin si Tatsuya bilang estudyante niya, isang napakasamang tao ni Tatsuya. Kung kayo ang nasa sitwasyon ng mga magulang ni Lindsay, tatanggapin ba ninyo ang offer niyang pera galing sa benta ng kanyang libro?